Okay na ba to? Isang ligtas na araw sa ating lahat, mahal naming kababayan. Ako po si Fire Officer 3, Rachel Fabito, na naka-assign sa Mandaluyong City Fire Station bilang isang record and liquidation staff ng logistics section. Bago po natin simulan ang talakayan, nais ko pong batiin ang aming minamahal na Bureau of Fire Chief, Fire Director Louis Suralta Purakan, Sir, ang ating Regional Director, Chief Superintendent Gilbert Dumalaon Dulot, Sir, sa ating District Fire Director, Superintendent Paul Entia Pili, Sir, at sa aming pinakamamahal na City Fire Director na si Superintendent Alberto Dagunton de Baguio, Sir. Magandang gabi, Sir. At sa aming Deputy City Fire Director, Concurrent Chief Operation, Senior Inspector Reynaldo A. De Los Santos, Sir, Chief Admin Section, Senior Inspector Joel S. Fajardo, Sir. Good evening, Sir. Chief Fire Safety Enforcement Unit, Senior Inspector Giovanni Kim S. Antonio, at sa aming pinaka mabait at pinaka masipag na Chief Logistic na Sir, si Sir Jos, Inspector Joseph N. Cannon. Sir, magandang gabi po, Sir. So, bago natin simulan, shout out po pala kay Sacro, kay Garciano, kay Sir Bruan, at sa mga kasama ko sa Saulog Finance po, mga stress na mga kasama ko, si Annie, si Barcarce, si Jury, si Joyce, si Santos, si Batulan, si Garciano at Sir Cannon. At si Serna Coba. Sir, good evening, Sir. So, dahil po nasa logistic at finance section po ako, ang tatalakayin po natin ngayong gabi ay tungkol sa stress. Kasi po ito yung nararanasan namin every time na gagawa kami ng report. So, ano ba yung stress? Ang stress daw is a normal part of life. Ito ay normal na nararanasan natin. So, hindi po siya abnormal. Ang sabi nga po, a person without stress is a dead person. Kaya po, pasalamat po tayo na nai-stress po tayo. Stress yarn, sabi ni Jury, Ani. Hi Tabem, from Taguig watching. So ano po ba talaga ang stress? Ito po ay isang natural na response natin. Ito ay isang natural na response natin sa isang sitwasyon na hindi natin kabisado. Kumbaga, for example, itong FB Live. Hindi naman natin ito araw-araw ginagawa. Kaya para sa akin, medyo nai-stress ako. Siguro naman lahat ata. So, Sir Abeg, shout out po. So, may two types pala ng stress. Isa is yung positive stress or tinatawag na you stress or the good stress. Ano po ba yung you stress na yon? Ito yung feeling na pag nanalo ka sa loto, yan po ay yung positive stress. Pag nakakuha ka ng trabaho, positive po yon. So, ano naman po yung negative stress or sinasabing distress or bad stress? Ito po yung nararanasan natin every time na kunyari may mamatayan tayo, may parang event sa atin na hindi okay sa atin. Sunod is, tanong ko pala, kayo po ba ay nai-stress na ngayon? Hi, Rob!
Bolero ka Nexus. So, eto po, ano po natin malalaman na stress na tayo? May mga symptoms po. Tatlong symptoms. Physical, mental, and emotional. Physical, mental, and emotional, and behavioral. So, physical po, nandito po yung sleep pattern na sinasabi. Sleep pattern changes. Ikaw po ba ay laging natutulog? Ikaw po ba ay hindi na nakakatulog? So, sinasabi ko sa nanay ko, sabi ko, ma, hindi na ako makatulog, parang nai-stress na ako. Alam mo bang sabi ng nanay ko? Kaka-cellphone mo yan. Siguro yan din ang sinasabi sa inyo ng mga nanay nyo pag nagsasabi kayo na hindi kayo nakakatulog. Sunod is fatigue. Yung parang wala ka namang ginagawa, pero pagod na pagod ka. Feeling mo pagod na pagod ka. Sunod is loss of sexual drive. Paggabi, pag kinakalibit ka na ng asawa mo, wala ka ng reaksyon. So, pwede itong symptoms ng stress. Sunod is headache. Ito din, may kwento ako about sa headache. Nung stress na stress ako, sabi ko sa asawa ko, Jude, ang sakit ng ulo ko. Sabi ng asawa ko sa akin, Guy, ang sakit ng ulo ay parang sakit lang ng tiyan. So, napatigil ako, sabi ko, ay, hindi na pala masakit ang ulo ko. Simula nun, never na sumakit ang ulo ko. So, kayo na lang mag-isip kung bakit. Hi, Sir Pods! Wow, Joyce, ha? So, sunod po is yung body aches and pains. Indigestion. Tapos yung mga hindi ka makapag-relax. Yan ang symptoms ng stress. Minsan naman po is weight gain. O sino po yung nag-weight ng gain po dyan, or minsan, pumapayat na po kahit kumain, kahit laging kumakain. So, sunod po is pag-raise ng blood pressure nyo. So, ito po naranasan ko during time ng COVID, nung duty kami. Shoutout pala kay Sir Acorda. Na-experience ko kasi ito. Yung time na yun is parang hindi ako makahinga. Ang bigat ng pakiramdam ko, parang ang init ng katawan ko. Pumunta ko kay Sir Acorda noon. Sabi ko, Sir, ang sama ng pakiramdam ko, baka may COVID na ako. Tapos nung binipi ako ni Sir Acorda, biglang antaas pala ng BP ko. Yun pala, stress na ako. So tinawanan niya ako. After nung tinawanan niya ako, medyo naging okay yung, parang nahimasmasan ba ako. Sabi nga ni Ani, umiyak pa daw nga ako eh. Sobrang stress. Shoutout po pala kay Sir Joscar Bungalan. Hi, Sir! Yan ang pinaka-snappy namin at pinaka-mabait na dating FSS namin na nandiyan na ngayon sa Pasig. Sir Joscar! Sunod is gastric ulcer. Hi, Guerrero! Good evening! Sunod is dizziness, nahihilo ka. Sunod is tingling of hands and feet. Yan, yung sa Bicol, nangangalambre. Ewan ko anong Tagalog nun. Minsan hindi ka makahinga, nagpapalpitate ka, or minsan nagmi-miss heartbeat ka. So, after nun is mental and emotional symptoms. Number one is lack of concentration. So, parang ganito. Parang minsan hindi ako nakakonsentrate kasi na-stress nga ako. Tapos yung mga kasama nyo, pag nakikita nyo na namamali na yung mga kasama mo, yun ang sinasabing lack of concentration. Sunod is memory lapse or pagiging makakalimutin. Sunod is difficulty in making decision. Based sa aking experience, minsan, pag stress na ako, sinasabihan ko yung asawa ko, sabi ko, hindi na ako maka-decide. So, ikaw na mag-decide para sa akin kasi stress na ako. So, buti na lang mabait ang asawa ko. Siya nag-decide para sa akin minsan pag stress na. Naloka na lang. Hi, Sir Mike! Hi, Sir Bale! Ikaw yung stress ka. Atina.
Sunod is confusion, disorientation, tapos panic attacks. Minsan, kung makikita natin sa office, yung mga kasama nating irritable. Sino yung mga nakakita nyo sa office na irritable na? Pa-comment naman kung sinong stress. Ay, ako daw, sabi ng asawa ko. Minsan, feeling low. Yun ang sa mental and emotional symptoms. And anxiety and depression. Pag hindi na okay, kasi sabi daw, ang stress is, stress, anxiety, and depression is magkakaiba. Ang stress, pag present yung stressor, yun yung stress. Pag nawala yung stressor, magiging okay ka na. Pag anxiety naman, kahit tanggalin mo yung stressor, nandiyan pa rin yung pagiging ang stress mo, yung mga symptoms. Pag depression naman, is malala na po ito. Okay? Next tayo sa behavioral. Shout out po pala kay Manels, Jury, kay Sir Doming, kay Kison, kay Joyce, kay Dante, BSN14. Hello, Aquinas University po, batch, nakalimutan ko batch namin. Stress pagka... Oh, normal lang yan daw, sabi ni Taguro. So, sa behavioral naman, ito is appetite changes. Yung mga kasama, kung makikita yung mga kasama nyo na kain ang kain, kahit busog na. Sunod yung iba naman, di pa naman kumakain, pero feeling nila busog na. Ano daw ang tawag sa stress na nakakapangit? Hindi ko alam. Next host. Pag-inom ng stress tab. Stress ka pa rin ba kanon? So, sunod po is eating disorder. May two types ng eating disorder, anorexia at bulimia. Yung anorexia naman, yung anorexia po, ay yung feeling niya, ang taba niya, pero ang payat-payat niya na kasi hindi na siya kumakain. Ini-starve niya na ang sarili niya. Yung bulimia naman, kain ng kain siya, tapos sinusuka niya. Ika-third is increased intake ng alcohol. Sino ang nag-i-intake ng alcohol dito pag stress? Ayan, alcohol and other drugs. Si Jan-Jan, umiinom ng stress tab. Tapos minsan, yung iba naman is naninigarilyo. Nagiging chain smoker. Hi, baby Josh! Sunod is laging absent. Hindi ko na ito i-elaborate pagiging absent. Sunod is fidgeting. Ano po yung fidgeting? Yung mga small movement po. Tulad ng pag-shake ng paa natin, yung sinasabi ng mga matatanda, nagmamasturbate daw. Pasensya sa word po ha. Yan po daw ay isang sign of stress. Pero sabi naman daw, kaya daw tayo nag-fidgeting, is dahil po, para ma-maintain ng yung brain natin na active, sabi daw po. Sunod is nail biting. And, so yun na, yun mga symptoms. Some of the symptoms lang po yan, madaming symptoms po ang stress. So bakit nagkakaroon ng symptoms? Kasi meron pong stressor. So alamin natin, ang mga stressor sa office or sa line ng service natin. Hi, Tata Avem. So, ano bang mga stressor na ano natin sa workplace? Ano daw ang gagawin ni Baby Josh? Mamaya, Baby Josh, ituturo ko sa'yo. So, stressor sa workplace. Una is job demands. Ano mga job demands na sinasabi? Una is yung meeting the deadlines. Completing the task, tulad sa amin po sa Saulog. Sa amin po, every month po, every first of the succeeding month po, pinapasa po namin yung report namin. Pero dahil po nga sa dutihan, minamaximize po namin yung days na yon para matapos po lahat. Minsan po, nagkakasabay-sabay po yon ng mga deadlines, lalo na po
kunyari, may mga reports po sa logistic, may mga reports din po sa liquidation. Doon po, minsan nai-stress po kami. Kaya minsan po, pagpasensyan nyo na po kami kung medyo masungit po kami sa finance and log, ha? Hi, Sir Philip! Andes, Magaysay, Sir Joscar, Garcy, Baby Josh. Nai-stress kayo dahil sa Axie. Hello, Unchosen. Ka-office mate po, ma'am. Pwede bang maging stressor? Pwede. Sunod, eto. Sa job demands din pala, additional is yung multiple designation. May mga kasama po tayo na madaming designation, lalo na po sa mga probinsya. Nasalman, chief admin, isa lang pong tao yun. So, nakaka-stress sa kanila kasi kung magsasabay-sabay po yung report, ay wala na, hindi na nila alam kung paano gawin yun. So, sunod po is yung sinasabi ni Ma'am Annie. Kung ang office mate daw pwede maging stressor, pwede. Ito po, yung your relationship with colleagues and tension between co-worker. Ito po, sa isang opisina po, hindi po talaga may iwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Di ba, Joyce? Hi, Joyce! Bati na kami ni Joyce, eh. So, talaga hindi po maiiwasan, eh. So, for example po, tayo. So, medyo seryoso tayo dito. Tayo po, minsan, nagiging rude and nagiging insensitive po tayo sa mga kasamahan natin. Minsan, may mga sinasabi tayo na hindi po natin iniisip. Sabi po nga ni Athena nung nakaraan, kung sa technology, click before you think. Think before you click. So, dito naman po is you think before you talk. Kasi magkakaiba-iba po tayong lugar. Lahat po, sa buong Pilipinas po, magkakasama po tayo, eh. Iba-iba ang culture, iba-iba po ang kinagisnan, iba-iba din po yung kinalakihan. At yung upbringing po, magkakaiba-iba po. So, feeling mo sa'yo, pag sinabi mo, okay lang, pero sa kanya, ay hindi pala okay. So, minsan naman, ito yung sa about sa bullying din, minsan tayo nagiging bully tayo, minsan isipin natin na yung binubully natin, baka may pinagdadaanan din po yan. So mag-iisip po tayo bago natin gawin yung mga ginagawa natin. So sunod po ay, sunod po is to control or supervise your colleague under you. Hi, Sir Rio. Dito naman po, since for example po sa akin is Fire Officer 3 na po ako, may dalawang rank po ako na pwede nang i-supervise, ang FO1 and FO2. Sa uniform personnel po kasi, may sinusundan tayo ng sinasabing hierarchy of rank or seniority in rank. So dito po, medyo nakaka-stress din po kasi minsan hindi po talaga natin maiwasan na may mas may hindi ko alam kung anong pwede kong i-term. O may mas, ano, may attitude ba? Or minsan, may mga pasaway ng mga junior natin na ang hirap din talagang pasunurin. At sa mga senior din natin, minsan, nahihirapan din sa atin pasunurin tayo. Kasi minsan, matitigas na nga ang ulo. So, yan din ang nagiging stressor. Immune na daw si Buko. Sunod is, not enough support you receive from your boss, colleague, and juniors. So, ano to? Alam nyo, ang pinakamasarap na feeling kahit mag-OT. OT tayo. Kahit ang daming trabaho. Pag supportado ka ng boss mo at ng mga kasama mo, kahit 24 hours magtrabaho, okay na okay. Matigas ang ulo daw ni Buko. Sunod is yung working condition natin. Nakaka-stress din to. For example, gagawa ka ng report. Umuulan sa loob. Pag umuulan sa labas, umuulan din sa loob.
Minsan, sa station, wala ding tubig. Yun, nakaka-stress din yun. Sunod, ano pa? Yung working place mo is hindi maganda para sa mga client. At minsan din po, for example, kulang yung mga kagamitan nyo. Yun, nakaka-stress din po yun. Sunod is, respond to fire incident. Bakit po yung sa pag-responde ng fire incident, nakaka-stress? Sa mga kasama po natin nasa operation, nakaka-stress din po to kasi hindi natin alam, pag nagkaroon ng sunog, hindi natin alam kung makakabalik pa ng buhay, kung buo pa ba yung katawan natin pag nag-responde tayo. So, nakaka-stress po yun. Sunod is, mga mild na to, commuting to work. Nung dati po wala pang COVID, nakaka-stress po kasi grabe ang traffic. Noon, umuwi-uwian po kami sa Taguig, papuntang Mandaluyong. Yung galing ka lang, fresh na fresh ka, umalis sa bahay mo, pagdating mo ng office, parang alas 5 na, sa sobrang siksikan sa bus. So, nakaka-stress po yun. At marami po tayong mga kasama sa office na malalayo po talaga ang bahay. At sa ngayon po na may COVID, medyo mahirap din ang pag-commute. Dapat kailangan nakagrab, medyo mahal. Ulo ni Sir Pods. Order na daw yan bukas, sabi. Sunod pang stressor po is yung sinasabi, kung alam nyo po yung si Judith at si Juna. Alam nyo po ba si Judith at si Juna? PM sa Tony Jury. So, si Judith at si Juna po is due date ng mga bills at Juna ng bills. Go, Ma'am Guide for P. Wala, okay na ako sa mahal na mahal ko ang Saulog at Finance. So, yan po, mga Judith and Juna. Nakaka-stress po yun. So, sunod po is, relate po kayo dito, working overtime and on holidays or longer working hours. So, sino pang lagi nag-overtime dyan? Shout out po kay Garciano at kay Santos. Sunod is yung technology. Nung time na nag-ikot kami ng nila Sir Canon, may mga kasamahan tayong medyo hindi okay, hindi marunong or kulang ang kaalaman sa technology. Sabi nga ng isang kasama natin, "Ma'am, hindi ako masyadong marunong sa computer." Sabi ko, "Sige, tuturuan na lang kita kasi kahit ako, hindi din masyadong marunong. Kung hindi lang sa kasama ko, tinuturuan din ako." Hala, na-stress na ako dyan. Sunod is lack of sleep, kulang sa tulog. Yun nga sabi, kulang sa tulog kasi kaka-cellphone. Sunod, nawala. Sunod is, yung ngayong nangyayari po sa atin is get infected with COVID. Ma-quarantine at ma-discriminate. Yun ang number one ngayon na nakaka-stress sa atin. I-end ko na ba ito, Sir Pods? So, madaming kasama tayo na natatakot na ma-infect ng COVID kasi natatakot ma-quarantine. Siyempre, sino naman po ang gusto ma-quarantine? Minsan po, dahil sa nagkaroon ka ng COVID, nadidiscriminate po tayo. Kunyari, pag-uwi ka ng province at nalaman na nagka-COVID ka, feeling nila hindi ka na gumaling. Parang daladala mo ng habang buhay. Shout out po pala kay Ma'am Lani. Hi! Hi, Tabem! Sunod is personal and family problem. So, hindi po ito naiiwasan talagang personal and family problem eh. Tulad sa amin po, ng asawa ko, medyo nagkakaroon po ng problema kasi magkalayo po kami. Ay, hindi naman magkalayo pala. Magkaiba ang designation namin. Sa QC siya, ako naman po sa Mandaluyong. At yung anak namin po ay nasa Bicol. So, minsan nagkakaroon kami ng onting away kasi minsan hindi kami nagkikita
or magkikita na lang po kami sa Bicol na. So na this living alone. Yan, nakaka-stress po na wala kang kasama. Sino ang pwede mong pagkwentuhan ba? Hala, yun pa, nakaka-stress na. So, ano pa ba? Yun. Yun ang mga stressor. Pero, unti lang yun. Madami pang mga stressor na nangyayari sa atin. So, pag hindi po ito nasolusyonan ng stress natin, pwede ito mag-lead sa mga illness or mga disorder po. Pwede po nang magkaroon tayong insomnia. Ulcer. Shout out, Manels! Hi, ma'am! Hi, ma'am Solano! Sunod po is, pwede tayo magka-heart attack, cancer, and PTSD or post-traumatic stress disorder. So, paano po ba natin mamamanage yung stress? So, paano ba natin mamanage ang stress? First is, i-identify natin kung ano ang stressor. Tama? Huwag kayong mahiya na i-admit na na-stress ka kasi normal nga po ang ma-stress. So, ano gagawin natin? May sinasabing ABC strategy. So, ano ba yung ABC strategy? It is ABC Worry Free by Noel Foy. A is for accept. Ano ba yung accept? Accept is accept how you feel. So, ano po bang ano nito? Ano po ba yung example nito? For example, ako na na-stress talaga ako na mag-live. Natatakot ako baka may masabi akong mali or magkamali po ako or may makalimutan po akong sasabihin. Yun po yung example ng accept. B is for breathe. Basta ayaw nang bahala kung anong pronunciation nun. So, breathe slow and deep. So, paano po ba yun? Inhale and exhale. Sabi dito, ang mas maganda po is inhale ka ng 4 seconds. 1, 2, 3, 4, tas exhale ng 6 seconds. Segundo lang po ha, hindi minuto. Kasi pag minuto, baka mag-violate ka na po dyan at madiretsuhan ka na po ma-relax habang buhay. Okay po? So, yun po, inhale and exhale. Tas habang ginagawa mo po yun ng paulit-ulit, sabihin mo sa sarili mo, kailangan kong mag-relax. Tulad ito, kailangan kong mag-relax. Kailangan kong, kaya ko to. Kaya ko to, magagawa ko to. So, sunod is change your thinking. A, B, C. C is for change of thinking. So, ano ba yung change of thinking na sinasabi? Kausapin mo yung sarili mo. Sabihin mo na, okay lang. Okay lang na magkamali. Pag nagkamali ka, okay lang. Kasi part of learning to. Pag ginawa mo to ngayon, sa susunod na magkaroon ng ganito ulit, magagawa mo na siyang maayos. Hi, Bars! Hi, Ma'am Belle! Annie! So, yun po yung ABC. A is for accept. Accept how you feel. B is to breathe. Inhale and exhale. And C is for change of thinking. So, ano pa ba ang dapat natin gawin? Ano pa? Hi, Ma'am Vibs! Hi, Sak! Anong time na ba? So, sunod is to listen music. Pag wala naman kayo, kunya na-stress kayo sa station, mag-ano na lang kayo, listen sa music, kung anong magusto nyo, maingay, soft, bahala na kayo. Sunod is to laugh, tumawa. Huwag naman tumawa mag-isa, kasi baka pagkama lang kayo nabaliw. Sunod is do nothing. Pag wala naman talagang ginagawa, mag-relax. So, yun lang po. Baka, ano time na, Jude? Ha? Hindi, yung, legit. Nexus, ano ba yung stress reliever? Yung hindi gumagawa? Nothing, ano yan? Do nothing. Ay, tabi. 55. 24 na lang. So, ano pa po ba?
Shout out na lang po muna tayo. Ay, meron pa pala. Always po pray. Pag hindi mo na po tayo, hindi na po natin kaya ang stress, always pray po. Huwag pong kalimutan yan. Kasi sa lahat po ng bagay, ang pag-pray po sa, kung sino man po ang, ay mag-pray po sa mga, sa amin, sa Kristiyano, is mag-pray po kay Jesus. Sa iba naman po. So, yun po. Oh, sa akin, ang music na gusto kong pakinggan is yung Flip Top pag na-stress ako. Same kay Sir Abweg. Hi, Gideon! Sige. So, shout out na lang po muna tayo. Hi, Buko! Hi, Sir Tabs! Kala ko man si... O, yung pang-iwas ng stress, ang pagkanta ni Buko. Yun. Nakakawala ng stress. O, nakakadagdag ng stress. Sino mong idol yung singer? O, Buko! Sample naman dyan. Hi, Balais! Hi, Lolo! Good evening! Shout out daw kay Enigma. Sampulong. Hala, hindi ako marunong mag-flip top, Joyce. Hi, Ramos. Hi, Sakro. Sakro. Balai, salam nyo na pag na-stress kami. Hi, Rob. Kakanta. Kahit hindi na Buko, okay na ako. Huwag mo na akong kantahan. Hi, Ma'am Seth! Kamusta po? Shoutout po palang kay Ta-Bem. Kay Ta-Ning. Kay Ta-Be sa mga tita at tito ko. So, yung sa... Kay Gars naman, yung iwas stress ni Gars ay pag-unli wings or some dupe. Ilang minutes na lang. Sinilay ng YouTube. Shout out pala kay Kin at kay Guerrero. Kin, may time ka pa para magbago ang isip. Road to 1 hour. Hindi ko na kaya. Stress na ako. Kumukulot na yung buhok ko eh. So may 3 minutes pa tayo. So, shout out na. Ah, ganun daw. Ma'am Guy with Buko for PIS 2022. Parang tatakbo kayo mo yung president at vice president ni Buko, ah. Snack daw kay Sir Canon. Hala, hindi ko iiwan Sir Canon. Love na love ko yan, Sir Canon. So sabi nga, always keep in mind pala to stop stress, stop thinking. So, shout out. Hi kay Mama! At kay Gideon, hi! So sana po may natutunan po kayo at hindi po kayo naguluhan sa lecture ko ngayong gabi. So... yung parang online chismisan lang tayo. Hi, Gars! Love you, Gars! So, i-end ko na ang aking discussion today. So, be stress-free, guys! So, huwag pong kalimutan po pala, promote to... mali pala. Follow BFP Far District 4 FB page
and BFP NCR Mandaluyong. For fire safety concerns in Mandaluyong City, you can reach the following hotlines: 8532-2189, 8532-2402, 8533-7708, or you can email on fcess.mandaluyong@gmail.com. Muli po, when stress count 1, 2, 3. Sabi po ni Balais pala, when stress count 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Sige po. Muli, ako po pala si Fire Officer 3, Richelle Fabito, mula sa Mandaluyong City Fire Station. Huh? Ah, wait lang. Sige po, ulitin ko ha. Muli, ako po si Fire Officer 3, Richelle Fabito, na nakasign sa Mandaluyong City Fire Station, nagpapaalala na sa pag-iwas sa sunog, hindi po kayo nag-iisa. Maraming salamat po!